Good morning, blessed Sunday sa ating lahat, mga kapatid. I hope nasa mabuti tayong kalagayan ang bawat isa sa atin at suma atin ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos sa araw na ito. Siya ang patuloy na maghari sa atin at salamat sa Diyos magkaroon uli tayo ng pagkakataon na mag-aral, mag-bulay-bulay na kanyang salita sa oras na ito. At sa araw na ito, ating tatalakayin, mga kapatid, yung sinabi ni Apostle Paul dito sa Philippians 1:21. So I know familiar tayo dito, no? Marami sa ating lahat, mga Kristiyano. Actually kahit yung mga hindi Christians, no? Alam itong Philippians 1:21, yung hindi pa nakakilala sa Panginoon, familiar sa kanila 'to eh. Yung Philippians 1:21 na to live is Christ and to die is gain, no? So ang sabi doon na maraming tao ay yung focus nila nandoon sa to die is gain agad eh, no? O yung pakinabang. Doon lagi yun yung nakikita ng pag binasa itong verse, no? Pero wag nating ma-overlook, no, na yung verse na ito na sinabi ni Apostle Paul, na yung importanteng parirala dito, yung importanteng sinabi ni Apostle Paul dito is yung to live is Christ, no? Yun yung title ng ating pag-aaralan sa araw na ito. To live is Christ. No? Tayo ay mabuhay sa Panginoon, para sa Panginoon, no? Yung lahat ng ating ginagawa. Si Apostle Paul din yung nagsabi, no, whether we drink or we eat, kung ano man yung ginagawa natin, lahat ng bagay na ating gagawin, dapat magbigay kaluwalhatian, no? For the glory of God, lahat yun dapat. Kaluwalhatian sa Diyos. So, in all honesty, itong praise na ito or yung paralala na ito should be central to every Christian's life, no? Sa ating Christian life. So, yun, kung napapansin nyo, mga kapatid, na tumitingin ako dito sa bandang kaliwa, andito yung aking monitor, no? Yung Bible, yung ating notes, no? So, about to live is Christ, no? Ibig sabihin, si Jesus yung maging sentro ng ating buhay. At sa statement na Apostle Paul dito, he is saying that everything he has tried to be, everything he is, and everything he looked forward to being pointed to Christ. No? Nung nakilala ni Apostle Paul ang Panginoong Jesucristo, lahat-lahat sa kanya. No? Ulitin ko, everything he has tried to be, everything he is, and everything he looked forward to being pointed to Christ. No? Simula nung oras na convert or nakilala ni Apostle Paul si Jesus, no, ating Panginoong Jesucristo, every move he made was aimed at advancing the knowledge, gospel, and church of the Lord Jesus Christ, Church of Christ, no. Ang pinaka aim or pinaka goal ni Apostle Paul is to bring glory sa Panginoon, no. So tanungin natin sa sarili natin, ito ba yung talagang isinasabuhay natin, o tayo ay nabubuhay para tayo ay magkaroon ng glory sa sarili natin, no? Tayo ay ang maitaas, tayo yung makilala, tayo yung matanyag, no? Yun ba yung pinagpapaguran natin? Yun ba yung doon ba natin nilalagay yung effort natin na tayo yung makilala at hindi ang Panginoong Jesucristo? Hindi po ganun, no? So to live is Christ and to die is gain, sabi ni Apostle Paul. Ito yung maging central or sentro sa bawat Kristiyano, sa atin mabuhay para sa Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin, we proclaim the gospel of Christ. Yung mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo, yun yung ating pinapamuhay, no? Yun yung ating talagang pinangahawakan, ang magandang balita, yung gospel ng Panginoon. At ito yung ating ipinapahayag, ibinabahagi, no? Isinasabuhay, no? So si Apostle Paul, talagang nung nakilala niya ang katotohanan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, talagang totally surrender, no, yung buhay ni Apostle Paul sa Panginoon. At nag-preach si Apostle Paul, na nagpahayag siya, nangaral siya sa mga sinagoga, nangaral siya sa mga riversides, no? Maraming napuntahan si Apostle Paul, iba't ibang lugar, pinangaral niya yung mabuting balita, yung gospel patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, no? He preached as a prisoner. No, alam nyo ba itong Philippians na to, itong Book of Philippos? No, sinulat to ni Apostle Paul
nung siya ay nakakulong. Amen? Nakulong ang Apostle Paul, no? So, he preached as an apostle. He preached as a tent maker. No? Isa yun sa mga ginagawa ni Apostle Paul para ma-suportahan yung sarili niya, no? Hindi siya umaasa sa ibang tao, no? Si Apostle Paul ay tent maker, no? So, patuloy siyang nagpapahayag, nag-preach siya as a tent maker, he preached as an apostle, his message was constant. No, ito yung makikita natin kay Apostle Paul sa mga sulat niya, sa nakita natin sa Bible, na nabasa natin sa buhay ni Apostle Paul. Talagang andun yung consistency si Apostle Paul. Eh. Hindi nagbabago yung kanyang pananaw, no? Simula nung nakilala niya ang Panginoon sa Kristo. Hindi nagbabago yung kanyang stand. Hindi nagbabago yung kanyang talagang paninindigan, no? Sa buhay. Simula nung nakilala niya ang Panginoong Jesus, no? At kahit anong hirap yung dinanas ni Apostle Paul, kahit anong karamdaman yung dinanas ni Apostle Paul, nagpatuloy siya na mabuhay para sa Panginoong Kristo, mabuhay na maipahayag ang katotohanan patungkol sa Panginoong Kristo, maipahayag yung gospel, no? So, his message was constant, Jesus Christ and him crucified. Sabi dun sa 1 Corinthians chapter 2, sa verse 2, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified." No? So, sabi dun sa Tagalog, no, na nagdesisyon si Apostle Paul. Sabi niya, to know nothing, na walang ibang alamin kung hindi ang Panginoong Kristo at yung kanyang sakripisyo para sa atin. No? So yun yung pinapahayag ni Apostle Paul. He brought the message of Christ's sacrifice to kings. No? Talagang dinala niya yun sa mga hari, nagpahayag siya sa mga sundalo, sa mga statesmen, sa mga priests, sa mga philosophers. No? Alala niyo, hanggang talagang maraming napuntahan si Apostle Paul para dalhin yung gospel ng Panginoong Kristo, yung magandang balita mula sa Panginoong Kristo. Sa mga Hudyo, sa mga Hentil, no? Babae, lalaki, bata, matanda, talagang si Apostle Paul ay hindi tumigil, no? Sa kanyang sa mission na binigay sa kanya ng Panginoon. At sa ating lahat, actually, no? Yung sinabi ng Panginoon, "Go and make disciples of all nations." Amen? "Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them all that I have commanded you." At ang pangako ng Panginoon, "I will be with you always until the end of age." No? Alam ni Apostle Paul, kahit nasan man siya, kahit anumang hirap yung mapuntahan niya, madaanan niya, no? Alam niya, hindi siya pababayaan ng Panginoon. Hindi siya iiwanan ng Panginoon dahil yun ang pangako ng Panginoon, no? Sa kanya at sa ating lahat. Kapag tayo ay ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, yung kalooban niya na walang iba kundi isabuhay natin ang salita ng Diyos, ang salita niya, ang mabuting balita, ipahayag natin, ibahagi natin, nang makita sa atin yung kapangyarihan ng salita ng Diyos at tunay na maluwalhati, maitaas ang Panginoong Kristo, no, sa ating buhay. Saan man tayo pumunta, ano man yung ginagawa natin, nasa trabaho man tayo, nasa pagninegosyo, o kahit saang aspeto ng buhay natin, to live is Christ. No? Yun yung punto ng sinabi ni Apostle Paul. He would preach to literally anyone who would listen. No? Mag-share yan si Apostle Paul. Yun yung ating tularan na katangian ni Apostle Paul. Constant siya. No? Talagang yung paninindigan ni Apostle Paul sa gospel, sa salita ng Panginoon, ay matindi. No? Kumbaga talagang hardcore, no? Si Apostle Paul, yung kanyang isinabuhay mula nung nakilala niya ang Panginoong Jesus. So, to live is Christ means that we imitate the example of Christ. Amen? Kaya napakahalaga ng ating pagbabasa, meditation, no, ng salita ng Panginoon upang mas makilala pa natin ang ating Panginoon, ating Panginoong Jesus, ang ating Diyos. No? Nang sa gayon, ang lahat
nang ipinakita ng Panginoon, ang sabi nga, no, yung mga example na ginawa ng Panginoon, yun yung ating sundan. Ayun, bilang tayo mga Kristiyano na tinatawag, bilang tayo mga followers, no? It means we imitate. Pag sinabi imitate, ginagaya, no? Sinusundan, yun ang ating ginagawa, no? Walang iba kundi yung kung ano yung ginawa ng Panginoon, yung sinabuhay niya nung siya'y nagkatawang tao, no? So everything that Jesus did and said, yun ginawa or yung nais ni Apostle Paul, at yun ang kanyang sinabi. The church benefited from his godly example. Sabi din sa 1 Corinthians chapter 11, sa verse 1, be imitators of me as I am of Christ. Yung sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto, sabi niya, sundan niyo ang aking mga example, gaya ng pagsunod ko sa example na pinakita ng Panginoong Jesus. No? Gaya ng pagsunod niya sa Panginoong Jesus. So, what would Jesus do? No? That's what we want to do. Kung ano yung ginagawa ng Panginoon, yung ginawa ng Panginoon sa mga iba't ibang sitwasyon na nangyari, no, na mababasa natin sa Biblia, yun ang ating sundin. Yun yung ating gawin. No? To live is Christ, ang ibig sabihin, we pursue the knowledge of Christ. Yung pagkakilala natin sa Panginoon, no, tuloy-tuloy yan. Yung paglago natin, tuloy-tuloy yan. No? Hindi porke tayo ay matagal na sinasabi natin tayo Kristiyano, tayo ay hihinto na sa pagbabasa ng Bible. Hindi. Hindi po yan dapat mahinto. Yan yung ating araw-araw na dapat na ginagawa. Ano yun? Pursue the knowledge of Christ. Yung makilala pa natin ang Panginoon. No? Makinig tayo sa mensahe ng Panginoon, no, sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. At mismo sa ating sarili, binabasa natin, no, binubulay-bulay natin ang salita ng Diyos. Nang sa gayon, mas makilala pa natin siya sa kanyang, mas makilala pa natin siya sa ating buhay at yung kanyang kalooban ang siyang masunod natin. No? Yun ang sinasabi, to live is Christ. No? We want to know Christ better and better each day. No? More and more of Christ. No? He must increase, I must decrease. No? Siya yung matanyag, siya yung talagang makilala sa pamamagitan ng buhay natin. At hindi yung tayo, no? Kundi ang Diyos ang tumanggap ng lahat ng kalwalhatian. No? Not just a set of facts about Christ, hindi ka nagbabasa ng Bible para lang ipakita mo doon sa mga gusto mong sabihan, no? Or kumbaga parang magkaroon ka lang ng mga information about the Lord Jesus Christ, about facts, no? Hindi yun yung dahilan kung bakit tayo nagbabasa ng Biblia or yung salita ng Panginoon. To live is Christ means we pursue the knowledge of Christ, no? Not just a set of facts about Christ, but Christ himself. Bakit tayo natin binabasa ang salita ng Diyos? Para makilala natin ang Panginoon more and more sa ating buhay. Kasi araw-araw nangungusap sa atin ang Panginoon, no? At napakahalaga nung alam natin yung salita niya, no? Alam natin yung kalooban niya. Nang sa gayon, sa bawat aspeto, sa bawat sitwasyon ng ating buhay ay magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon yung mga kilos natin, yung mga action natin, no? So sabi, I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, become like Him in His death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Ito yung sinabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3, sa verse 10. Sabi niya, that I may know Him and the power of His resurrection, and may His sufferings, and share His sufferings. Sabi doon, no? Yun talaga ang highest calling nating mga Kristiyano, no? Na Christ-likeness. Becoming like Him in His death, sabi ni Apostle Paul. At sa verse 11, sabi niya, that by any means possible, I may attain the resurrection from the dead. No? Na mabuhay na mag-uli, yung pagkabuhay na mag-uli, yun yung sabi ni Apostle Paul. I may attain,
by any means possible I may attain the resurrection from the dead, and to be, no, na para to be with Christ, to be with God, no, through eternity makasama natin ang Panginoon, no, talagang through eternity, and we cling to the promise of the Lord, no? Mga pangako ng Panginoon, pinanghahawakan natin yan. Amen. Sinabi niya, siya'y muling babalik. Yes, totoo po yun. No? Siya'y muling babalik, sabi ng Panginoon, upang tayo'y isama kung siya, kung saan siya'y naroroon. No? Yun ang sinabi ng Panginoon sa John chapter 14 sa kanyang mga disciples. No? Pinaghanda tayo ng Panginoon ng matitirahan. No? At pag napaghanda niya na yun, siya'y muling babalik at isasama tayo roon kung nasaan siya'y naroroon. Amen. Grabe. Ganun tayo kamahal ng Panginoong Jesus. Amen. To live is Christ. No? Means we are willing to give up anything that prevents us from having Christ. Amen. Yung sabi nga, deny yourself, pasanin mo ang cross mo daily, and follow me. Yun ang sinabi ng Panginoong Jesus. No? Yun yung ibig sabihin, to live is Christ. Ana, willing ka i-give up yung mga bagay na humahadlang, mga bagay na hadlang sa buhay mo, willing mong bitawan yun. No? Yung mga bagay na hadlang sa relasyon mo sa Panginoon, willing mong bitawan. Katulad ni Apostle Paul, diba? Alam, kung malalaman ng nyo, kung alam nyo ang background ni Apostle Paul, yung kanyang pinagalingan, yung testimony ni Apostle Paul. No? Sabi niya, whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. No? Kung ano man yung mga gains, sabi niya yung talagang, kung ano man siya noon, yung mga bagay na meron siya noon, sabi niya, I now consider loss for the sake of Christ. So, yun ang sabi niya sa Philippians chapter 3, sa verse 7. Sabi niya, but whatever I had, I counted as loss for the sake of Christ. No, sabi niya, indeed, I count everything as loss. No? Wala lahat yun. Kumbaga, walang halaga lahat yung mga bagay na yun. Yung mga na-gain ko, yung mga nakamit ko noon. No? Yung mga nakamtam ko noon, sabi Apostle Paul. Because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. Amen? Grabe. Grabe yung talagang ganong katindi. Yung faith ni Apostle Paul sa Panginoon. No? Yung ganong katindi yung kanyang paninindigan. For his sake, sabi niya, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain. No? So, Philippians 3:7 hanggang 9. Basahin natin to sa Tagalog, no? Para mas maunawaan natin. So, type ko lang dito. 7 to 9. Ayan. Philippians 3:7 to 9. Sabi yun, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, tinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Yun. Sabi ni Apostle Paul, no? Yung lalong mahalaga, yung pinakamahalaga. Walang iba, ano sabi niya? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinilagay kong walang kabuluhan at tinuring kong basura. No? Isipin niyo yung sinabi ni Apostle Paul, yung mga nakamit niya noon, yung mga pinapahalagahan niya noon, tinuring niyang basura. Yung sa English, binasa natin kanina, rubbish. No? Makamtan ko lang si Kristo. Amen. Iniwan niya lahat yon. Sabi niya, at lubos na makipag-isa sa kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Alam ni Apostle Paul na unawaan niya yung ginawang pagliligtas sa ating lahat, no? Pagliligtas personally sa kanya ng Panginoon. Amen. Yung sakripisyo ng Panginoon, tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos. Tayo naging dapat, tayo nagkabalik muli yung relasyon natin sa Panginoon, sa Diyos, no? Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya lahat ng mga bagay na pinapahalagahan niya noon, sabi ni Apostle Paul, I consider them, no, walang kabuluhan yon na
I consider them as rubbish or basura. Yun ang sinabi ni Apostle Paul. Amen. At sabi niya, yun yung ibig sabihin ng to live is Christ. Ang mabuhay ay para kay Kristo. No? We cling to the promise of our Lord. No? Ang sabi doon sa Mark chapter 10 sa verse 29 hanggang 30, sabi ng Panginoong Jesus, "Truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the gospel, who will not receive 100-fold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers." No? Ito yung pangako ng Panginoon eh. Basahin natin to sa Tagalog. Sa Mark. Yan. Sa chapter 10, sa verse 29. Sa verse 29 hanggang 30. Ayan. Sabi dito, sumagot ang Panginoong Jesus, "Tandaan ninyo ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig." Nakita nyo, no? Kalakip na pag-uusig yung pagsunod. May kalakip na pag-uusig yung pagsunod natin sa Panginoong Jesus. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. No? Yun yung pinakamalaga. Ibig sabihin lang nito, yung priority. Sino ba yung top priority mo? Ano ba talaga yung pinaka-importante sa buhay mo? Or sino yung pinaka-importante sa buhay mo? No? Yun yung ibig sabihin ng verse na ito. Yun yung sabi niya, sabi ng Panginoon, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Na ikaw ay totally surrendered sa Panginoon. Na for you, living is in Christ or for Christ. No? Dying is gain. Amen. Mabuhay para sa Panginoon sa Kristo. Yun ang sinabi sa binasa natin. At yun ang ibig sabihin ni Apostle Pablo. That our sacrifices for Jesus' sake will be repaid 100-fold. No? Hindi mawawalang saysay o hindi mawawalang kabuluhan yung ating lahat ng ginawa para sa Panginoon. No? Yung ating mga pagtitiis, sabi ng Panginoon, na we share, di ba, in His sufferings. Yung mga persecution na naranasan ng mga Kristiyano, yung mga pagtitiis, paghihirap sa buhay dito sa mundo. No? For Christ's sake, for Jesus' sake, no? Sabi doon, it will be repaid. No? Ibabalik sa iyo ng Panginoon yung pagpapala na yun. Hindi mawawalang kabuluhan yun. It will be repaid 100-fold. No? Sobrang walang kasing halaga ang binigay ng Panginoon sa atin at yung ibibigay ng Panginoon sa atin. Amen. So, to live is Christ means we are willing to give up anything. No? Sacrifice yan. Sakripisyo sa ating buhay dito sa lupa. No? Kasi may kalakip talagang persecution, no? Sufferings, no? Pagtitiis, no? Sa ating buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano, hindi yan, hindi masasabing ano eh. Hindi madali, no? Hindi rin na hindi mo sabing mahirap. Ang buhay Kristiyano, ang tamang term diyan ay imposible. Imposible mong magawa sa sarili mo, no? Maisabuhay sa sarili mo ng sa ganang sarili mo lang, no? Lakas, talino, sarili mo. Hindi mo maisabuhay. Hindi ka magkakaroon talaga ng makabuluhang buhay bilang Kristiyano sa ganang sarili mo. No? Kaya nga binigay sa atin, pinagkaloob sa atin ng banal na espiritu, sa gayon matupad natin ang pinapagawa ng Diyos sa atin, no? At maisabuhay natin kung ano ang nakakapagbigay luwalhati sa Diyos, no? To live is Christ means that Christ is our focus, no? Para kanino ba tayo nabubuhay, no? Para sa sarili ba natin, para sa
kayamanan, para sa trabaho, no? Para sa pamilya ba natin? Bakit tayo nabubuhay? No? O para ba sa Panginoong Jesucristo? Amen. To live is Christ means that Christ is our focus, no? He is our goal and our chief desire. Pinaka-chief desire natin, yung pinaka-ninanais natin ay mabuhay para sa Panginoong Jesucristo. Amen. Magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Maibahagi ang kabutihan niya, ang mabuting balita. No? Christ is the center point of our mind. Lagi nasa isip natin, ang Panginoon, ang Kanyang salita. Yun ang ibig sabihin, to live is Christ. No? Hindi yung makamundong pag-iisip. Hindi yung pusong makamundo. Hindi yung pusong makalaman. Kundi yung puso na surrendered sa Panginoon. Yung puso na nagtitiwala sa Diyos. No? Yung kabuuan natin, surrendered sa Panginoon. Our mind, our heart, our body, our soul. No? Yung ibig sabihin, to live is Christ. Everything that we do for the glory of God. The glory of our Lord Jesus Christ. As we run the race marked out for us, we lay aside the entangling sin. No? Yun ang sinabi sa Hebrews 12:1 hanggang 2. Ito yung sinabi din ni Apostle Paul din ang nagsabi nito sa Hebrews. Yan. Dito sa Hebrews chapter 12 sa verse 1 and 2. Yan. Ang sabi dito mga kapatid, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Puungtega tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin, yung sinasabi, focus na ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen? Ang ganda nung sinabi ni Apostle Paul dito. Ituon natin ang ating paningin sa Panginoon Jesus. Siya yung sentro, siya yung ating focus ng lahat ng ating ginagawa. Amen? Hindi pwedeng hindi siya kasali sa mga ginagawa natin. Bilang tayo mga Kristiyano, hindi pwedeng hindi kasali ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay, no? Sa ating trabaho, no? Kasama natin ang Panginoon, kasali doon ang Panginoon. The way you work, the way you study, no? The way you do business, kasali ang Panginoon. Amen. Ang focus ay ang Panginoon, to bring glory to Him. No? To live for Him. To live for His glory. No? Sabi pa, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Sa Panginoon nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. No? Nasaan? Kanino nakasalalay ang ating pananampalataya? No? Kapag marami kang pera, andun pa ba yung pananampalataya mo? Kapag wala kang pera, maraming laman wallet, walang laman yung wallet, no? Andun pa rin ba yung pananampalataya mo? Mahirap na sitwasyon? Magaan na sitwasyon? Mabigat na sitwasyon? Naroon pa rin ba yung pananampalataya mo? Ang sabi doon, sa Kanya, kanino? Sa Panginoong Jesucristo, nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Kaya si Apostle Paul, sa buhay niya, no? Sabi niya, naranasan niya magkaroon, naranasan niya mawalan, naranasan niya mabusog, naranasan niya yung taggutom. Amen. Pero sa lahat ng sitwasyon, no, nandoon yung pananampalataya ni Apostle Paul. Naranasan ni Apostle Paul mabugbog, no, magulpe dahil sa gospel, kinulong, makulong. No? Hindi lang kinulong, kinadena pa, no? Sa kulungan ng panahon nila, no? Nakakadena ka pa, nakakulong ka na, nakakadena ka pa. Amen. Naranasan ni Apostle Paul yung hirap na pagtitiis dito sa mundo para sa Panginoon. No? Kaya naman ito yung sinabi niya, yung ituon natin ang ating paningin sa Panginoon Jesus.
karamdaman, no? Andun pa rin ba yung pananampalataya, no? Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, sabi ni Apostle Paul, pinapatungkol dito ang Panginoong Jesus. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Sino yung susundan? Ang Panginoong Jesus. No? Panginoong Jesus nagsakripisyo, nagtiis para matupad ang kalooban ng Diyos, ng Ama, no? Na tayo ay maligtas, matubos sa ating makasalanan at matanggap natin yung kanyang regalo na buhay na walang hanggan. No? Ngayon, binigay sa atin ng Panginoon, binigyan tayo ng kaligtasan, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ito, sa lahat sa atin, mga Kristiyano, to live is Christ. Siya ang sentro, sa kanya ang kaluwalhatian, sa anumang aspeto sa ating buhay, anumang ginagawa natin, all for His glory. At ang mamatay, sabi nga, ay pakinabang. To die is gain. Amen? Ang sabi ni Apostle Paul. Sabi, ano ba yung context nito na sinabi ni Apostle Paul? For me to live is Christ, to die is gain. Apostle Paul goes on to speak of his current imprisonment in Rome and attempts to put the minds of the church members to ease. No, isipin mo, si Apostle Paul, kinulong na siya doon sa Rome at siya pa yung talagang nag-i-encourage sa mga kapatid. No? Alam ni Apostle Paul na yung kanyang paghihirap ay pinahintulot ng Panginoon. It happens for a reason. And that reason is to further the message of Christ. No? Sa ating mga pagtitiis, di ba? Pinapahintulot minsan, kadalasan actually, ng Panginoon yung mga pagsubok, mga pagtitiis natin. Bakit? No? To further the message of Christ. Bilang tayo maging buhay na patotoo at yung maging matatag yung ating pananampalataya. No? At magamit tayo ng Panginoong Jesus. Magamit tayo ng Diyos na maibahagi ang kanyang magandang balita. No? What has happened to me has actually served to advance the gospel. Yun yung sinabi ni Apostle Paul sa Philippians 1 sa verse 12. No? To advance the gospel. For the advancement of the kingdom of God, kasama doon yung ating pagtitiis. No? Kasama doon. No, yung context itong sinasabi ni Apostle Paul, to live is Christ, to die is gain. Yung statement niya nito, up to this time, no, hanggang sa ating panahon, Paul had already suffered much in his missionary journeys. No, ginulpi siya, pinagbabato siya, maraming nagalit sa kanya. Yan ang mararanasan. No, ng kakaramihan or mararanasan ng mga Kristiyano katulad ng naranasan ng mga sakripisyong ganyan, no, ni Apostle Paul, yung mga pagtitiis, paghihirap, no, naranasan pa ni Apostle Paul yung sakit, yung barko na sinasakyan nila, no, nasira, nawasak, yung mga ganong insidente, no, naranasan niya, makulong, grabe, no, tapos sabihin niya, for me to live is Christ and to die is gain. Grabe yung paninindigan. Amen? Apostle Paul found joy in his afflictions. No? Nahanap ni Apostle Paul yung kagalakan sa gitna ng paghihirap, pagtitiis. Nandun yung kagalakan. Saan ang gagaling yun? No? Kagalakan na yun. Walang iba kundi sa Panginoon. Alam ni Apostle Paul, kasama niya ang Panginoon sa mission niya ngayon. Amen. Because they had strengthened his faith exponentially and allowed him to serve as a strong witness for Christ. Bilang talagang matinding saksi ng Panginoong Jesucristo, inalaw ng Panginoon yung mga pagtitiis na yun, no, sa buhay ni Apostle Paul. This brings us sa statement niya, to live is Christ and to die is gain. Bilang tayo mga Kristiyano, our whole lives are to bring glory to God. And Apostle Paul had the assurance, no? Talagang siguradong-sigurado. Kaya faith, sabi ni Apostle Paul din, no? Sa Hebrews 11 verse 1. Faith is the
assurance of things hoped for, evidence of things not yet seen. No? As Christians, our whole lives, ang kabuuan ng buhay natin, ibig sabihin ng buhay natin ay magbigay kaluwalhatian sa Diyos. No? Even in His suffering, even in suffering, He was accomplishing that goal. Ano yung goal ni Apostle Paul? Ano yung dapat goal natin? To live is Christ. No? Kahit mahirap, kahit maraming pagtitiis, to live is Christ. But as we see in the second part of verse, no, sabi ni Apostle Paul, to die is gain. No? Paul longed for the day when death would bring him face to face with Jesus. Amen. Kung natapos na yung lahat ng pagtitiis na to, no, ang kamatayan para kay Apostle Paul ay pakinabang. No? Bakit? Makikita niya na si Jesus face to face. Amen? Hallelujah. Yun ang talagang nasa loob ni Apostle Paul nung sinabi niya ito. No? To live is Christ, to die is gain. He longed for the day when death would bring him face to face with Jesus. Amen? Hallelujah. All Christians feel the pull of heaven and yearn for an eternity with Christ. Heaven will be far better than our earthly life. Amen. Ang pinangako ng Panginoon, buhay na walang hanggan, ang langit, no? Sobrang ganda, no? Sabi nga ni Apostle Paul, wala pang nakakita, ni wala pang nakarinig, no? Dahil sobrang ganda nung talagang inihanda ng Panginoon, no? Yung na-vision ni Apostle John, no? Hindi pa yun yung talagang kabuuan ng ganda. Pero ang ganda na nung nakita ni Apostle John. No? Mas maganda yun, no? Pag nakita mo face to face talaga. Amen. At yun ang katotohanan sa ating lahat. No? Lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesucristo. No? Pinagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. Lahat. Kaya po napakahalaga na ating malaman patuloy nating makilala sa buhay natin ang ating Panginoong Jesus. Nang sa gayon, maibahagi rin natin, no, sa ating kapwa-tao ang kaligtasang naranasan natin mula sa Panginoon. Ang biyaya, ang grasya naranasan natin. Amen? So, for we will be present with our Savior in a place devoid of sin, sickness, and death. No? Walang sakit, wala na doong kamatayan, wala na doong kasalanan. Sabi doon 2 Corinthians 5:8, yes, we are of good courage and we would rather be away from the body and at home with the Lord. Away in the body, ibig sabihin, yung death. No? To die is gain. And we will be at home with the Lord. Uuwi tayo sa Panginoon. Amen? Doon tayo lahat uuwi. Sa lahat ng tumanggap sa Panginoon, may relasyon na tunay sa Diyos. Doon tayo uwi. Nais kong basahin yun sa Tagalog, mga kapatid. 2 Corinthians 5:8. 2 Corinthians chapter 5 sa verse 8. Ayan. Sabi dito sa Tagalog, malakas ang aming loob. We are of good courage, sabi ni Apostle Paul. At mas gusto pa nga namin iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Amen? Hallelujah. To die is gain. Amen. Kaya sabi, what we lose in life, we will gain in heaven. Ano man yung mga wala ka dito, no? Ano man yung mga iniisip mo na hindi mo nakamit dito. No. Whatever it is, what we lose in life, ano man yung kabiguan mo dito, ano man yung mga paghihirap, pagtitiis mo dito, we will gain in heaven. Wala na dong sakit, wala dong kasalanan. No? Bakit? Wala dong ang diablo, wala dong si Satan. No? Ang nagahari doon ay ang Diyos. Ang kanyang presensya, ang kapayapaan, no? Ang pag-ibig
Amen. Wala na doon kamatayan. Eternal life yun na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Before that time comes, ano yung purpose natin dito sa mundo? To live as a light of hope in the darkness of sin and death. Sabi ng Panginoon, maging asin at ilaw tayo habang tayo nabubuhay. All for the glory of God. Knowing Christ more and more in our life. No? Serving Him with all our heart, with all our minds, with all our strength, with all our soul. Loving Him with all our mind, with all our hearts, with all our soul, with all our strength. No? Sabi sa Matthew chapter 5, sa verse 16, in the same way, let your light shine before others. No? Let us not be ashamed of the gospel. Sabi pa, no? So that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. No? Talagang ang kalooban ng Diyos ang ating sundin. No? Yung pananampalataya natin, nagbubuo ngayon ng mga babubuting gawa. No? Faith and deeds, sinasabi. Upang maluwalhati ang ating Diyos, ating Amang sa langit, ang Diyos, ating Panginoon. No? We live a life of sacrifice so we may be assured, as Paul was, that even our death will glorify Christ Jesus. Hanggang sa ating pag-iwan sa katawan nating lupa dito, hanggang sa ating kamatayan, no, magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon Jesus. Yun yung ibig sabihin nun. No? Habang tayo nabubuhay, mabuhay para sa Panginoon Jesus, at ang mamatay ay pakinabang. To live is Christ, to die is gain. No? At patuloy nating luwalhatian ng Panginoon, pasalamatan natin siya sa araw-araw ng ating buhay, sa anumang sitwasyon ng ating buhay. To live is Christ, to die is gain. Amen. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, sa ating pagtatapos ng ating online service. Thank you, Lord. Hallelujah. Our Father in Heaven, salamat po, Ama, sa iyong paggabay sa amin, Panginoon, sa salita, Lord God, na ibinigay mo, Panginoon, mensahe mo, Lord God, sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay, Lord, sinasamaan mo kami sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay. At dalangin namin, O Diyos, na patuloy kang maghari sa aming buhay. Patuloy, Lord, na gamitin mo kami, mightily, Panginoon, katulad, Lord, ng paggamit mo kay Apostle Paul, Panginoon, na tunay nga, Lord, na magkaroon kami ng matatag na paninindigan, matatag na pananampalataya. We pray, Panginoon, continue to increase our faith and continue, Lord, na ang aming buhay ay magbigay kaluwalhatian sa iyo, Lord God. Sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, saan man kami pumunta, saan man kami dalhin, Panginoon, anumang sitwasyon, ito ay magbigay kaluwalhatian sa iyo, kapurihan sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa iyong kabutihan at pag-ibig na walang hanggan sa bawat isa, Panginoon. Continue to fill us with your Holy Spirit and continue, Lord, to empower each and every one of us to fulfill, Panginoon, our mission na binigay mo sa amin. Salamat po, O Diyos. We claim, Panginoon, ang victory sa araw na ito at sa aming buhay dahil tunay nga, Panginoon, matagal ka ng tagumpay. You are victorious. At tunay na, sinasamahan mo kami, Lord God. Patuloy kami nga magtatagumpay. Salamat, Ama. We give you all praise, Lord. We give you all glory and honor in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. 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 Pagpalain tayo lahat, mga kapatid ng ating Panginoong Diyos, at patuloy tayong maglakad, no? Lumakad sa pananampalataya. Amen. At patuloy na magbigay kaluwalhatian sa Diyos. To God be the glory. No? Stay with Jesus. God bless you all.